Sa kabila po ng patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19, ay puspusan pa rin ang pagbabakuna lalo na ngayong holiday season. Ang buong detalye niyan mula sa host ng morning show ng GMA Western Visayas, ang GMA Regional TV Early Edition na si Caitlin Revilla. Kate, mayong aga. Maayong aga, Ivan. Barangay-based vaccination rollout ang isa sa mga dahilan kung bakit napabilang ang Iloilo City sa listahan ng highly urbanized city sa bansa na nakamit na ang herd immunity sa pagbabakuna kontra COVID-19. Puspusan pa rin ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa Iloilo City. Sa latest data ng Department of Health 6, nasa mahigit 390,000 na ang bilang ng fully vaccinated individuals sa Iloilo City o 117.20% ng target population na dapat mabakunahan. Very challenging ang start naton sa atong vaccination. So ano ginugba sa atong stand? Gin-involved naton ng barangay officials din para nga malibot gid naton ang mga pumunuyo sa barangay base gid din, no? So but silingon ng atong information campaign, education campaign din dalagi naton dito sa atong kabarangayan. Mismo si Mayor Jeretenias nga kadto nagapatawag sa mga sektoral din, no, kan sa mga ibang mga sektor sa halin sa education, halin sa mga non-government organization, di istriya mismo personal ni Mayor Jeretenias kung ano ka-importante ang vaccine. Dahil naman sa dami ng mga pasahero ng Roro vessel patungo sa Samal Island sa Davao del Norte na galing sa Davao City, plano ngayon ng management ng May West Port sa Davao City na gawing 24 oras na ang operasyon ng naturang pantalan. Hindi naman daw nagkukulang sa barge pero minsan ay naaantala raw ang biyahe dahil sa lakas ng alon ng dagat. Nanapiri na mo nga ma-assign sa 24 hours. Pila ka po, sir, para sa 24 hours? Sa pagkakaroon, obserbaran sa namo, depende sa gidaganon sa demand. Kung daghan yung kayo ang mukuan sa gabi, eh, siyempre, increase na mo ang among pire nga mudagan sa gabi. Dahil sa susunod na linggo na magsisimula ang siyam na araw na Misa de Gallo, nag-umpisa na ang Talisay City Police sa probinsya sa pag-iinspeksyon sa mga simbahan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, hepe ng Talisay City Police, bukod sa mga simbahan, kanila ding tinitingnan ang mga barangay gym na posible ding pagdausan ng Misa de Gallo. Isa sa tututukan ang pagpapatupad ng social distancing at iba pang health protocols. Nakatakdang magpulong ang Talisay City Police at mga pari mula sa iba't ibang parokya para maisapinal na ang paghahanda sa Misa de Gallo. Ivan, sa Iloilo naman, una nang ipinahayag ng Archdiocese of Haro na lahat ng magsisimbang gabi ay papayagang makapasok sa simbahan kahit na hindi pa bakunado kontra COVID-19. Ganon din ang payag ng pamunuan ng San Sebastian Cathedral sa Bacolod City. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Samantala sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ang GMA Regional TV Early Edition mamaya pagkatapos ng unang hirit. Ivan? Maraming salamat, Caitlin Revilla. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.